pangatnig at mga transitional devices. Ang mga pangatnig ay ginagamit sa pag-uugnay-ugnay ng mga pangungusap at sugnay. Sa pamamagitan nito, napagsusunod-sunod natin ng tama ang mga pangyayari sa isang kwento. Ilan sa mga pangatnig ay ginagamit din bilang transitional devices. Narito ang mga halimbawa ng mga pangatnig. Una, subalit. Ginagamit lamang kung ang datapwat at ngunit ay ginamit na sa unahan ng pangungusap. Halimbawa, mahal ko siya, ngunit mahal niya ay iba. Pangalawa, minahal mo siya, subalit hindi niya ito sinusuklian. Sumunod, datapwat madalas siyang sinasaktan, patuloy pa rin siyang nagmamahal. Nariyan din ang samantala at saka. Ito ay mga ginagamit na pantuwang. Halimbawa, siya ay maganda na, saka mabait pa. Sumunod, nakasagot na kami sa module, samantalang ikaw ay hindi pa. At pangatlo, kaya o dahil sa. Ito ay ginagamit na pananhi. Halimbawa, nagsusumikap siya sa buhay, kaya siya ay umasenso. Sumunod, natigil ang pagpasok sa paaralan dahil sa pandemya. Samantala, ang sa wakas, sa lahat ng ito at pagkatapos ay ginagamit na panapos. Halimbawa, sa wakas, unti-unti na ring nagbalik sa normal ang pamumuhay. Sumunod, sa lahat ng ito, napagtanto ko na mahalaga ang magpabakuna. Ginagamit din bilang transitional devices ang kung gayon. Bilang panlinaw. Halimbawa, malinaw ang paalala ng IATF kung gayon, kailangan sundin ang minimum health protocols. Ngayon naman, dumako tayo sa ating pagsasanay. Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na pangatnig o transitional device upang mabuo ang pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel.